Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa taxation of individuals. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa taxable income and tax due of individuals earning purely compensation income. At magsimula tayo sa textbook definition ng taxable income. It refers to the pertinent items of gross income specified in the code, less deductions if any authorized for such type of income by the code or other special laws. Meaning, hindi pala lahat ng kinikita ng isang individual ay subject sa tax. But rather, merong portion lang nito ang maaaring patawan ng buwis. Yun na nga yung taxable income. Kasi merong deductions, exemptions, or exclusion. Ngayon, ano ba yung formula para makwenta itong taxable income? Siyempre, masisimula tayo dun sa total compensation income, yung lahat ng natatanggap ng empleyado na yon. At pagkatapos, kailangan natin tanggalin yung hindi subject sa tax. Katulad ng mandatory contributions. Yan yung kinakalta sa empleyado, katulad ng SSS, GSIS, kung nasa gobyerno, PhilHealth, Pag-ibig, at union dues. Sinabi na ng batas na hindi sila taxable. Kaya kailangan mong i-minus para magkwenta yung taxable income. Ngayon, liwanagin pa natin. Ang sabi dito, the contribution must be mandatory. Kasi may mga pagkakataon, yung kinakaltas dun sa empleyado, because of the employee's discretion, ay mas mataas kaysa dun sa mandatory. Halimbawa, di ba merong table si SSS, si GSIS? Kung ano dapat yung nasa table na yun, kung saan tatamaan yung level ng income mo, yun yung ikakaltas sa'yo. Yun yung mandatory. Kasi yun yung nandun sa eksaktong table. Pero may mga pagkakataon, itong si empleyado, pumapayag na mas malaki ang kaltasin sa sweldo niya bilang hulog niya sa SSS at GSIS. Ngayon, yung more than the required, hindi na siya kasama dun sa exempted. Isa pang example, kung narinig nyo na yung pag-ibig 2, di ba? Hindi po yun yung pangalawang iniibig mo, hindi yung kabit ano. But rather yun yung programa ng pag-ibig kung saan may pwedeng more than the mandatory contribution ang iyong i-contribute, yung iba ikalta sa sweldo mo, papunta sa contribution mo sa pag-ibig. So again, kung sakaling more than what is required, hindi siya exempted. Nililiwanag lang po natin yun. Okay, tuloy pa tayo. Ano pang tinatanggal? Yun ang non-taxable benefits. Katulad ng de minimis benefits at yung napag-usapan na ceiling na 90,000. Di ba? Katulad halimbawa na nandun yung 13-month pay, 14-month pay, mga incentives, di ba? Di ba pa mga bonuses, di ba? Na benefits ang kategory. Na again, maximum amount per year is 90,000. At pagkatapos nun, nakikwenta na natin yung net taxable income. At itong taxable income, yan yung nagiging basis para makwenta yung pabayaran ng mismong empleyado sa BIR. Okay? Yung kinakaltas, yung withheld ni employer, I mean. Ang tawag naman dun sa kanyang babayaran talaga ay tax due or tax payable. Yeah? Paano naman kinikwenta yung tax due? Una, ang base nun ay sa taxable income na nga. Pangalawa, gagamitan mo ng graduated tax table. Diba? Galing sa section 24A ng tax code. Pero syempre, inamend yan as amended. So, graduated tax table ang tawag sa kanya kasi nga, habang lumalaki yung level ng income mo, mas lalong tumataas ang tax na babayaran mo. Di ba yun yung ruling sa graduated? Di ba? Ang income tax ay graduated ang rulings, lalong-lalo na sa individual. Okay? Ngayon, bakit as amended ang binabanggit dito sa ating discussion? Kasi kung alam ninyo, bago ang train law, iba yung tax table na ginagamit. Nung ma-revise, nung ma-adapt yung train law, therefore, naging ganito na yung mga range na bago na siya. Okay? And actually, itong tax table na to ay applicable lamang hanggang year 2022. Pagdating ng 2023, iba na namang tax table ang gagamitin natin. Kasi yun yung nakasaad dun sa train law. Sana wag nilang baguhin ano, yung batas. Kasi nga, mas bababa pa lalo ang magiging tax ng mga empleyado. Napabor po ako, ano, personally pabor po ako. Para at least yung talagang nagbabayad ng mga malalaking taxes ay yung mga negosyo. Pero yung mga ordinaryo individual, mas maganda kung bababa kasi masyadong mataas pa rin itong 35% comparing with the taxes ng corporation na pag-uusapan later on, lalo na nung ma-introduce yung 3-8 law, maaaring 20% na lang ang pinakamataas na rate. Yeah?
or I mean 20-25% ang rate na ginagamit ng mga corporation. Hindi katulad dito sa individual, pumapatak pa sa 35%. Mas malaki pa ang binabayaran ng mga individual. Na para sa akin, parang may kaunting ano dun, may kaunting comment ako dun. But anyways, ang binabanggit lang po natin, okay? Dati, iba yung tax table. Ngayon, ito na yung ginagamit hanggang year 2022. Pagdating ng 2023, mababago nga ulit siya. Pero yung procedure, paano kwentahin yung tax due, ay parehas lang din naman. Okay? Importante itong discussion na to. Simple lang actually gamitin yung table. Mas mahirap pa yung ibang topic sa accounting. Importante siya in a sense na mas maganda maituro nyo ito doon sa mga hindi naman accounting major. Kasi pag nagtatrabaho na kayo, lagi nilang tatanungin, bakit ganito yung withholding ko? Bakit ganito yung tax ko? O paano ba ito nakwenta? Ito po, dito sa lesson na ito, maipakikita paano ba kinikwenta ang tax due, ang tax payable ng isang empleyado, ng isang nagne-negosyo na individual. Para ma-appreciate, magbigay tayo syempre ng isang example. Okay? We have here Mr. Suave. Resident citizen has the following items relating to his compensation during the taxable year 2021. He is not a minimum wage earner. Importante ding malaman natin kung si Mr. Suave ba ay minimum wage earner or not. Kasi kung naaalala ninyo dun sa isang video discussion natin, ang minimum wage earner ay exempted sa tax. Okay, maraming mga rulings na kakaiba sa minimum wage earner kumpara dun sa isang ordinaryong empleyado. So again, hindi daw siya minimum wage earner. Okay? At nandito yung kanyang mga kinita during the year. Okay? So ngayon, para makwenta yung taxable, yung tax payable, yung tax due, syempre magsisimula tayo dun sa taxable income. At gamitin natin yung formula. N starts with total compensation. Ayan. Ia-add natin lahat ng natanggap niya coming from the employer. And those are basic salaries, commission na 50,000, overtime pay 25,000, 13-month pay 50,000, 14-month pay 50,000, other benefits 30,000, de minimis benefits 80,000. Ito po ay total na, hindi na nagbigay ng detalye. Pero in actual practice, kailangan alam niyo yung detalye. Ang atin lang assumption, umabot ng 80,000 yung kanyang de minimis benefits during the year. And then mandatory contribution. So, 80,000 included na daw siya dun sa basic salary. Kasi di ba yung mandatory contributions, kinakaltas naman talaga dun sa basic salary. Okay? So now, let's try to solve. How much is the total compensation? Total compensation meaning all that is received from the employer. Diba? So included dyan yung mga de minimis benefits, yung other benefits. So i-add natin yung mga yan. Excluded syempre itong mandatory contribution. So ay pwede nyo namang i-double check. Pero ang total po niya na 885,000. So that will be our total compensation. 885,000. And then we have to deduct those items that are not taxable. So we have to less. First, the mandatory contributions. Okay? Mandatory contributions. And that is amounting to 30,000 kasi hindi siya taxable. Moreover, yung de minimis benefits. Okay, benefits ay hindi din taxable. And that is amounting to 80,000. Okay, just assume the figure ano. Okay? For the whole year. Moreover, we have to deduct the other benefits. Okay? Itong other benefits, kailangan nating ma-determine magkano yung actual na yun. Okay? At ikukumpara sa 90,000. Whichever is lower, yun yung ating magiging deduction. Okay? Sa ating problem, we have here the 13-month pay and the 14-month pay. Totaling to 100,000 and the other benefits, 30,000. So therefore, yung total other benefits niya is 130,000, yung actual. Ngayon, yung 130,000 pa ang i-deduct natin dito. The answer is no. Kasi meron ngang ceiling. And that is only amounting to 90,000. Okay? So whichever is lower. Kung sakali, let's say, na yung total nitong tatlong na bago yung mga figures, lumalabas 70,000 lang. So therefore, ang i-deduct natin is yung 70,000 kasi hindi naman umabot dun sa ceiling na 90,000 na nga. Okay? Pero sa problem na to, mas mataas yung actual kaysa dun sa ceiling. So when we do that, we can get now, this is what we call net taxable income. Okay, so solve po natin yan. 885,000 na total compensation less
the following deductions, di ba? And we will get 685,000. So, kunenta na po natin yan bago pa man. Okay? Pero i-double check na lang natin, baka mali yung ating figures. Pag nakuha na yung taxable income, therefore, kikwentahin na natin yung tinatawag na tax due. Okay? Yung babayaran ng empleyado. At gagamitin nga natin yung table. Paano po siya gamitin? Simple lang nga yan, di ba? Hahanapin mo yung range kung saan nandoroon yung taxable income. Ang ibig kong sabihin, sabi dito, over 0 but not over 250,000. Kung nasa pagitan ng 0 at 250,000, therefore, itong table na to, itong line na to, okay? Yan ROS na yan, yung RO na yan, ang gagamitin natin. Ay, nandun pa? Wala, kasi nga, 685,000. Dito sa kasunod, 250,000 to 400,000. Nandito pa, the answer is also no. Diba? Kasi nga, 685,000. Dito sa kasunod, 400,000 to 800,000. Malamang nandun kasi nandun siya sa pagitan. Okay? Yung ibang row, therefore, hindi mo nagagamitin. Sa madaling salita, pumipili ka lang sa mga to, nasaan ba yung income ng empleyado na taxable. And again, dito po tayo sa linya na to. Okay? Ngayon, paano siya gamitin? Paano po gawin yun? Ang sabi na, dito yung tax due. The basic amount is 30,000. So therefore, ilalagay natin yung basic amount. The tax due, 30,000. Okay? Yun daw yung basic amount. At ang sabi pa dito, additional rate 25% of excess over 400,000. Okay? Sa madaling salita, yung kasobrahan sa 400,000, meaning yung difference ng 685,000 at 400,000 ay masasubject sa tax rate na 25%. Okay? Pag ginagawan ko siya ng accounting presentation, ganito po ang aking style dyan. We have to write at 400,000. Kasi actually, yung 30,000 ay tax siya ng 400,000. Tapos meron yung excess. Okay? Para makita nila. The excess is the difference of 685,000 and 400,000. And that would be 285,000. Para pag tinotal mo yan, ang sagot pa rin dyan, syempre, 685,000. At pagkatapos, yan 285,000, imumultiply mo sa 20%. At kung ano man yung lalabas, yun yung, imumultiply mo sa 25% kasi yun yung nandun sa table. Okay? Imumultiply mo sa 25%. At kung ano na yung lalabas, hindi yun na yung additional tax. Okay? Gawin natin, 285,000 times 25%, that would be 71,250. Okay? So, ibig ko sabihin, yung 30,000 na dati, na basic, natagtagan ng 71,250, yung total niyang dalawang yan, yan na yung magiging tax due or tax payable ng individual. And that is amounting to 101,250. Okay? So meaning yan yung tax na ganito yung binigita na taxable income. Tapos na. Natapos na po yung ating discussion patungkol sa taxable income at saka sa tax due. Dito kay Mr. Suwabe. Pero kung bibigyan pa natin ng ilang example pa. Halimbawa yung isang individual, ang kinita niya during the year is 200,000. Magkano yung kanyang tax? So yun yung kanyang taxable income halimbawa, 200,000. The answer would be 0. Bakit? Eh kasi, kung mapapansin ninyo, kung sakaling sa pagitan ng 0 hanggang 250,000, okay, wala daw siyang amount na tax na babayaran. Sa madaling salita, whether you are minimum wage earner or individual or business people na kumikita ng 250,000 in a year, wala ka talagang tax. Okay? Kasi nga, nakalagay dito sa tax table. Paano naman kung halimbawa ang iyong kinikita during the year ay 350,000. So, anong gagawin natin? Dito tayo titingin 350,000. So, pakita po natin yung solution. Kung sakaling 350,000, okay, ang income, ang sabi, the basic amount is 0. So, therefore, at 200,000, at 250,000, the tax would be 0. And then we get the excess. The excess is amounting to 100,000. And then you have to multiply with the tax rate, 20%. So therefore, that would be 20,000. Therefore, the tax due is 20,000. Ganun po kasi yan. Kung sakaling ang kinita ay 350,000, dito ka kasi tumingin. Para naman kung sakaling ang kinita niya ay 10 million, yung pinakang mataas. Kasi di ba, yung dulo ng tax table ay 8 million. Paano siya kikwentahin? So pantan po natin to.
kung sakaling 10 million, okay? Ang sabi dito, at 8 million, the basic amount is 2,410,000. So, ilagay natin, at 8 million, 2,410,000. And then, we have to get the excess. The excess is 2 million. And then, we have to multiply with the rate, 35%. So, 2 million times 35%, that is amounting to 700,000. And then you get the total. And that would be 3,110,000. Yan na yung tax due kung sakaling ganyan kalaki ang kinikita ng isang individual for the whole year, kung 10 million ang kanyang kinikita. So ang punto lang natin, okay, nagbigay na po tayo ng example ng nandito lang sa 250, nandun sa 0 yung basic amount, at kung sakaling nandito sa pinakang not over. So sa madaling salita, kung sakaling more than 8 million ang kinikita mo, 8 million or more, pare-parehas na kayo ng tax rate, 35% yung kinakandulo na. Okay? So yun, ganun siya kinikwenta. And by the way, lahat naman ng solution na to ay hindi naman talaga pinapakita sa yellow pad, sa worksheet, sa kung saan mabel, di ba? But rather, gumagamit po ng tax form, okay? Para ma-solve talaga kung ano yung taxable income, yung tax due. Na basically, yun yung kasunod natin gagawin sa ating discussion patungkol sa taxation of individuals para mas maliwanag, mas maganda yung presentation ng ating mga computation. Pero kung paano nga siya kinikwenta, kahit sa tax form or hindi, ganito yung proseso, di ba? So kung sakaling meron kang natutunan, maaari nyo pong i-like itong video discussion na ito. Pero kung gusto mong may mas matutunan pa, lalong-lalo na, paano magsagot ng 2316, diba? Yung mini-withheld sa empleyado. Okay, nandito yung ating mga discussion patungkol dun. Maaari nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat.